Hello, magandang araw sa inyong lahat mga bro. Bali, itong upload natin ngayon na video ay kung paano i-test yung FBT or flyback transformer ng mabilis. Paano natin siya malalaman na sira sa mabilis na paraan. Bali, itong technique na ito mga bro ay ano, medyo matagal ko na din itong tinatago. Pero kailangan ko nang i-share ngayon para mapakinabangan ninyo dahil baka ma-piss out na yung CRT TV eh. Pero meron pa naman, kaya kayong mga nag-uumpisa pa lang o nag-aaral pa lang, panoorin yung maigi dahil ang flyback transformer ay madali namang i-test pag short yung mga pin to ground. Pero kapag hindi naman siya shorted, dito nyo kailangan tong technique na ito. Bali, isa lang to sa mga sarili kong discovery na i-share ko sa inyo. Okay mga bro, panoorin nyo yung video. Hello mga bro, ito. May gagawin tayo ngayon dito na China TV icon. Ito yung tinest ko na siya kanina. Nagdra-drop yung ano niya, nagdra-drop yung B plus, bumabagsak. Bali 110 siya, pero pag nag-oscillate na, bumabagsak. So ngayon, para malaman natin kung yung power supply o yung flyback o yung giok ang sira o yung hat natin, i-apply din natin yung ginawa natin kahapon. Bali ano, bali yung video nito ay hahaluan ko na lang ng konting English sa pag-explain dahil may mga viewers din tayo na nagre-request nito dyan sa Middle East, kaya mga kalapit bansa na meron pa rin CRT repair, kaya gagawin natin to ng ano, konting ano lang, konting English lang. Okay, the first thing we're going to do is we perform voltage checking. We set our multimeter to 250 volt DC. Then we put our test prod, positive test prod to the B plus line. Okay, we switch on. Ayan, nag-oscillate na. Tapos bumagsak. Okay, i-switch on ulit natin. The B plus is 115, and then the B plus is falling or decrease to, hindi ko siya tinatagalan kasi baka maputukan tayo ng hat. Pinapatay ko siya. B plus is 115 and decrease to only 75. Pag ganito, gagamitin na natin yung ano, susukatin natin yung current ng B plus line. In this TV, we should take a reading of 150 milliampere to 300 milliampere, but it depends on the brand and size of the TV. Magkakaiba mga bro, depende sa brand at saka size, kaya mas maganda i-take note ninyo para meron kayong pagbasihan. Pero in general, hindi naman siya lalagpas sa 400 milliampere ang reading. Doon naman sa mga brand ng TV na may protect gaya ng Sony, Sharp, GBC, Philips at iba pa, mas maganda gamitin natin itong 500 mAh para makita natin yung pagpalo ng pointer bago pa siya mag-protect at malalaman natin kung mag-high ampere siya
o hindi. Pero kapag yung mga walang protect, ito gamitin natin yung may features ng 10 ampere. Iyahang natin yung yung resistor doon sa B plus line. May naka-series kasi dito na 1 ohms na 2 watt. Yan, tanggalin natin 'yan. And we remove the resistor on the B plus line. Yan mga bro. Yan, series natin ganyan. Bali, tinanggal na natin yung naka-series na resistor. Tapos, ipapalit natin dyan ngayon itong tester natin. Gagawin natin yung tester natin na parte na ng circuit. In measuring the current of the B plus line, we put our multimeter as part of the circuit. Okay, bali ganito na siya. Yan. O kaya doon sa B plus pin ng FBT natin. Tapos pansinin nyo yung tester natin. Ang mangyayari dito, pag sira yung horizontal section niya mga bro, magha-high ampere siya. Dahil ang tester natin ay nasa 500 milliampere lang, lalagpas pa to. Kaya mas maganda yung gagamitin natin mamaya yung tester natin na dumating na. Kararating lang mga bro yung analog natin na meron siyang features ng 10 amperes. Pero ito muna yung gagamitin natin. Itetest natin yung current. Yan. Power on natin. Ayan mga bro. Switch off ko agad kasi lumalagpas na yung lumalagpas na yung current natin sa 500 milliampere. Hindi yun normal. Ito yung tandaan nyo, pag power supply ang problema, bumababa yung ampere. Bumabagsak yung yung voltage, kasabay na din yung ampere na bumabagsak. Pag ganun, sa power supply. Pero pag ganito, na bumabagsak yung B+, bumabagsak yung voltage, pero yung ampere naman niya ay tumataas, ang may problema nito ay sa load. Pwedeng playback, pwedeng yoke, pwede ding leak na horizontal output transistor. Check natin yung horizontal output transistor natin. Yan, okay naman siya. Our horizontal output transistor is okay. The next step is we're going to remove the connector from horizontal portion of our deflection yoke. Then we measure the current. If the current is increase or rising, it is possible that the FBT or playback transformer is the problem. Okay, let's switch on the TV. Tingnan nyo yung multimeter natin. Switch on. Ayun. The current in the B plus light is still rising. Ayun, tumataas pa siya at lumalagpas pa sa 500 milliampere. Subukan nating sukatin mga bro yung niya sa digital. Lagay natin sa ampere. Yan, 10 ampere. Para malaman natin kung ilan yung ampere.
ano nasusukat natin doon. Okay, let's switch on. Ayun, umaabot siya ng 1 ampere mga bro. Ayun o. Oh. Ito mga bro, bali subukan natin tong bago natin na analog. Kinuha ko to kasi meron kasi siyang features ng 10 ampere. Yan, at saka ano siya. Yung resistance niya, meron siyang 100K. Lagay natin sa ano? Lagay natin doon sa 10 ampere. Yan. Switch on natin mga bro, yung TV. Ayan, switch on natin. Tingnan nyo yung tester natin. Ayan. Ayan, nag-oscillate na siya. Ayan, kulang-kulang 1 ampere siya. Huwag natin tagalan para hindi masira yung hat natin. Ito ang gagandahan mga bro. Pag mataas yung meron siyang features ng 10 ampere. Hindi lalagpas yung scale natin. Hindi yung kagaya nung kanina. Sa bagay, pwede rin. Basta huwag nyo lang tagalan. Pag lumagpas, tanggal agad yung test prod natin doon sa tinetest natin para hindi masira yung ano natin, tester. Okay mga bro. So, na-confirmado natin na sira nga yung ano nito. Yung flyback nito. Okay, we found out that the cause of the problem is our flyback transformer. So the only way to fix this TB is we replace the flyback transformer. Meron mo naman tayong pamalit dyan na ano din, 1010. So papalitan na lang natin, tatanggalin natin tong ano nya. Ito mga bro, bali natanggal na natin yung flyback niya. Ang number nito ay 1010. BC25-T1010A. Papalit natin dito ay ito din, galing din sa binunot ko lang dyan sa mga scrap natin. China TV. Pares din to mga bro. Yan, naka 10 ampere tayo. Pero ano, pwede na natin yung ilipat doon sa 250 milliampere. Subukan natin kung kakayanin nito. Kasi kapag nasa 10 ampere tayo, wala na. Hindi na natin, halos di na natin yan makita. Baka dalawang guhit na lang. Yan, switch on. Pumalo siya ng 150 milliampere. Yung mga ibang model gaya nung ginawa ko nung nakaraan na sa inyo, ang current noon ng ano is ano nasa 280 milliampere. Ito China TV nasa 150 lang mga bro. Ayun, 150 milliampere lang siya. Check nga natin yung digital. Ayun, ganun din mga bro. Ayan, naka-on pa rin yung TV natin ah. Itong technique na ito mga bro ay hindi lang sa CRT ito pwede. Pwede rin to sa ano, sa LED TV. Sa pamamagitan lang ng pagsukat ng current ng supply, malalaman na natin kung may mga sirang LDO regulators, MCU, Tcon board, inverter o kaya yung mismong power supply. Pag may tanggap tayo na ganon, nag-high ampere dun sa mga LED TV, i-ano natin, i-share natin. Okay, ihihinang ko na mga bro yung ano, tinanggal ko na resistor kanina. Ayan, nag-ano nya. Lalagyan na lang natin ng antena.
Siya nga pala mga bro, next month pala, October 8th, ay mag 40 years old na tayo. Pero ano mga bro, sasabihin ko na kahit wag nyo na akong batiin or i-greet dahil di naman ako nagsiselebrate ng birthday since birth. Actually, kaming mga saksi ni Jehovah, mga bro, ay hindi nagsiselebrate ng birthday. Sabi ng iba, boring, malungkot. Pero hindi naman, masaya pa rin kami na naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya, hindi naman sa tuwing birthday lang magiging masaya. Dapat pagising natin sa umaga, maging masaya tayo dahil meron na namang binigay sa atin ng Diyos na isang umaga na buhay tayo. Kaya paragi tayong masaya at mag-share din tayo ng mga mabubuting gawa sa ating kapwa. Ang isa pang magandang nangyari sa amin mga bro sa taong ito, sa aming mga saksi ni Hoba ay matunggumpay naming naidaos ang aming taon ng regional convention. Dapat yun, 3 days yun na ginaganap, pero dahil nga sa pandemic, ginawa na lang namin yon sa pamamagitan ng video conferencing. At hindi lang to dito sa buong Pilipinas mga bro, kaya kundi sa buong mundo. Kaya masayang masaya kami at matagumpay namin tong isa katuparan sa tulong ng aming sa tulong ng Panginoong Jehovah. Kaya kung gusto nyong malaman yung, kaya mapanood yung mga videos, nahati yon sa 6 na part. Ilalagay ko yung description dito sa may baba ng video, may description. At saka ilalagay ko din mga bro kung gusto nyong malaman kung bakit hindi kami nag-celebrate ng birthday. Ilalagay ko na lang yung link para madali yung mahanap. Okay, maraming salamat mga bro. Ingat kayo palagi dyan.